bayan, sa pagkakataon pong ito, nasa linya ng telepono ng ating abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Attorney Topacio, magandang araw po sa inyo. Si Audrey Guriceta po ito ng Rising Shine. At binabati ko po ang lahat ng nanonood at nakapakinig nitong Rise and Shine na Pilipinas. Okay, so Attorney, nagtapos na po itong ultimatum na ibinigay ng Kamara kay Congressman Teves at hindi nga po siya nagpakita. Ano po ang susunod na hakbang ninyo? Hintayin po natin kung anong pagpapasya nitong Committee on Ethics, kung anong rekomendasyon nila sa plenaryo. Sapagkat katulad po lang paulit-ulit namin sinasabi, hindi naman po totoo na hindi namin pinansin yung House Committee on Ethics. Nung pinagpaliwanag po si Congressman Teves, nagpadala po kami ng paliwanag within the 5-day period na itinakda po nila. With respect to yung paliwanag, ang pakiramdam po namin ay hindi kami nabigyan ng due process sapagkat willing naman po magpaliwanag si Congressman Teves via video teleconferencing, yung Zoom, o kung anumang ginagamit nilang platform. Ngunit ayaw po nilang pumayag sa hindi malamang kadahilanan. Gusto nila na personal appearance. Sinabi na nga ng tao na may banta sa kanyang buhay. So they have imposed an impossible condition at wala naman pong masama. Allowed naman po ng house rules yung hybrid system kung saan pwedeng video teleconferencing, pwede nga pong bumoto via video teleconferencing eh. Bakit hindi pwedeng pakinggan ang paliwanag via video o yung mga ibang platform? So dyan po ako nagtataka dito kay Pilimon, si Pilimon. Okay, Attorney, ang main reason niyo po ay itong banta sa buhay ni Congressman Teves. Pero sinabi po ni House Speaker Martin Romualdez ay sinisiguro daw po nila yung seguridad ni Congressman Teves para bumalik ito ng bansa at even yung pag-ating niya sa Kongreso. Opo, nagpapasalamat po kami kay Speaker Romualdez and we appreciate the gesture. Ngunit knowing what Congressman Teves does, ay siyempre po hindi may iwas na may misgivings dyan. Sabagkat sabi nga ni Congressman Teves, si Governor De Gabo nga may military police na nagsesecure, ay na-penetrate pa rin yung security at siya ay napaslang. So yun po ang nagbibigay po naman sa amin ng impormasyon ay yung mga same people na accurate at reliable ang information. Nung sinabi nila na re-rady ng bahay ni Congressman Teves at tatamnan ng ebidensya ng ilang mga elemento ng kapulisan. So tama po yun. So we have no reason to believe na ito pong impormasyong dumarating sa amin ngayon ay hindi tama. So ipagpaumanhin po ni Speaker Romualdez, we appreciate the gesture. Ngunit kailangan po talaga na in order to ensure the safety of Congressman Teves that he stay away from the country until things have simmered down or the threat have subsided. Okay, linawin ko lamang po, Attorney, yung sinabi ninyo, no? Wala pa rin sa Pilipinas si Attorney Teves. Siya po ay nasa ibang bansa pa rin po hanggang ngayon. Nasa ibang bansa po. Alam po ni Speaker Romualdez kung nasaan naman po siya. At ngunit may gentleman's agreement po kami ni Speaker Romualdez na tuwing kami mag-uusap ay hindi po ako magbibigay ng detalye ng aming pag-uusap. At siya na lamang po ang magbibigay ng pahayag out of respect to his office and our long-standing friendship. Okay, Attorney, ano po yung mga kondisyon na magpapapayag kay Congressman Teves na siya'y bumalik ng Pilipinas? Simple lang naman po eh. Kung sa assessment ng aming mga advisors at personal assessment ni Congressman Teves ay wala na pong banta o manageable na po yung banta sa kanyang buhay, ay babalik siya. Sabagat tama yung sinabi ni Congressman Pilimon ay at siya ay public official at noon naman pong walang banta sa kanyang buhay, napakasipag naman po niya. In fact, yung mga kasamahan niya ay virtual lang po ang nagiging mga session sa Kongreso, sa lower house, ay siya po ay personally nandod po siya. Even before when he was deputy speaker, maraming beses na siya po ang tinatawagan para mag-preside kung wala pong makuhang mag-preside sa doon po sa mga sessions ng Kamara.
So para po hindi pumunta si Congressman Tevez, talaga po mabigat at validated ang threat sa kanyang buhay. He's most eager to come back to buckle down to work and to defend his good name. Kanya lang po, kailangan din manindim siyempre ang banta sa buhay at yung kanyang agustuhan na bumalik. Okay, Attorney Topacio, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kerrer po ito. Nabanggit po kanina dun po sa report na aming mong pinalabas na possible consequence daw po ay suspension o expulsion. Nakarating na po ba ito kay Representative Tevez? At ano po ang kanyang response po dito, Attorney Topacio? As a three-term member of Congress, siyempre po is aware of the rules. Ang komento lang po namin yan, sabi nga namin, alam niyo, yung expulsion is an extreme penalty. At alam nyo, yan ay, kung titignan nyo yung history ng expulsion, yung mga na-expel, usually, na umakabot pa yung kaso sa Supreme Court, yung mga nagsuntukan, ano, habang may session, etc. Sabagkat, expulsion is not taken lightly because if you expel a congressman, you disenfranchise the district which he represents. Mawawalan po ng kinatawan yung distrito. At ako nga po mismo, nung private prosecutor ako ni Ting Lacson doon sa Dester Corbido, at siya ay may warrant na po ito, ha? Si Senator Lacson. At nagtago na siya. Ang sabi ko, kung tinanong ako dapat na install, sabi ko, huwag kasi, paano yung mga bumoto sa kanya? Everyone is presumed innocent until proven otherwise. At hindi dapat tanggalan ng representasyon yung mga constituents ng isang legislator. So, yun naman po ang akin. Eh, kung yun nga I was on the other side of the fence. Ayokong ma-expel yung aming pinutuligsa o pinaprosecute. Dapat ganun din. The same principle should apply to Congressman Tevez. Okay. Attorney Topacio, yung pong travel authority po kasing na-issue po kay Representative Tevez ay paso na po ito. Paano po kayo natin ma-justify na kahit paso na po o nag-expire na po yun, ay wala pa rin po dito sa bansa si Representative Tevez, Attorney? Alam niyo po, lahat po yun justified eh. By the fact na maaari kang mapatay. Kasi alam niyo po, yung napapatay, hindi po magandang experience yun sa buhay ng isang tao eh. These are administrative matters. A citizen still has a right to travel. He still has a right to life. At baka ma-forfeit yung right to life pagka bumalik ka rito at baril ka sa buka. Hindi po maganda yun eh. So alam nyo, self-preservation, self-defense justifies a lot of things. So yun lang ang aming apila dito sa mga kasamahan ni Congressman Tevez. Kaya kayo po lumagali sa lugar ni Congressman Tevez. Put yourselves for once in the shoes of Congressman Tevez at tignan nyo kung anong inyong gagawin. Kayo may aapir, bagamat maaaring kayong mapaslang, maaaring magkaroon ng security problem sa inyong pamilya. So yun lang naman po. We are just begging for understanding. Kung maintindihan po nyo ngayon, sana kung hindi nila maintindihan, wala po tayong magagawa. Okay, bilang panghuli na lamang po, Attorney Topacio, baka may gusto pa po kayong sabihin, particular po sa mga kasamahan ni Representative Tevez sa Kamara. Go ahead po. Wala na po. All right. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong panahon po sa Rise and Shine Pilipinas at sa inyong oras, Attorney Ferdinand Topacio.